Yan ang problema nito, ayaw gumana. Yan sabi ni customer, pinang-cutting daw nila, isinit nila sa itong 140 na to, ayun oh. Yan, sinit nila diyan, pinang-cutting, tapos biglang huminto. Yun yung problem niya. Nag-cutting, tapos biglang hindi na umandar, ayun na mag-spark nung mismong welding niya. Hello mga ka-DIY, sa video na to mag-share ako ng konting trouble sa mismong inverter welder. Ito yung brad niya. Ang naging problema, nung nakita ko siya, yung hinanap ko yung problema niya, ang problema niya is ito. Itong line na to. Yan. Kung makikita nyo dito, 300 and 320 volts. Ayun o. Yan, 320 volts DC. Galing siya sa mismong kapasitor. Itong supply na to. Yan, galing siya dito. Kasi from AC, dadaan sa diode, dadaan sa kapasitor, tapos isusupply dito sa mismong buong unit. Yan, nung sinukat ko siya, wala siyang supply. Wala siyang supply, kaya ayaw niyo gumana. Yan. Yan, kaya nag-jumper muna ako sa iba. Ito, nag-testing ako dito sa itong side na to. Nag-jumper ako dyan, ikinabit ko dito sa ibabaw. Ito, tinap ko muna dyan, tinanggal ko yung mismong, ito. Ayun yung naging problem niya. Bale, ito, tingin ko, kasi hindi ko pa inaangat yung mismong board. Tingin ko, may problema dito sa mismong mga mismong resistor na to. Ayun yung mga resistor na yan. And, good unit na to, gagana na siya. Yan, ito try ko yung unit para makita nyo na umaandar na siya. Gamit itong jumper ko. Jumper lang to, ayan o, makikita nyo. Jumper lang siya. Jumper wire ko to. Para matesting ko lang. Kumbaga, para hindi ko muna siya baklas-baklasin. Jumper ko muna para malaman ko ano yung problema. Ayan, pag nakakita kayo ng ganito, yung parang ganyan chopper, automatic, ayan yung power supply na mismong control unit. Ayan yung power supply. Check nyo muna yan kung may supply. May mga kapasitor yan, may makikita nyo, ito yung una kong kinalas. Kinalas ko siya, chinek ko yung kapasitor kung may boltahe. Yan, wala akong nasukat na boltahe. Kaya, ang target ko, nasira, is etong supply niya. Yan, sinukat ko siya, wala ako talaga masukat. Yan, testing natin para makita nyo din. DC. Yan, pag nagre-repair kayo ng mga ganito, medyo ingat lang dahil... high voltage po to. Hindi to basta binabara-bara na gawa kasi high voltage to, pwede kayong makuryente. Ayan o. Ayan, ito yung voltahe niya. Check natin. On. Ayan o. Wala akong masukat na voltahe. Ayan, pero pag dito, makikita nyo. Ayan o. 306 volts DC. Yan, ibig sabihin talagang walang supply ito. Okay, try natin. Para malaman natin, syempre kailangan i-try natin bago natin malaman kung gumagana o hindi. Okay, tignan nyo po. Ayan, okay na yung ginawa natin. Ihanapin lang natin yung trouble. Ayan, okay? Ayan, maglalagay tayo ng... Ayan, lalakihan ko yung resistor. Ayan, masama ba? Sa magkatanong na masama ba na kung lakihan yung resistor, sa tingin ko, hindi naman. Wala naman siyang masama na lakihan ko. Ang nakalagay dito is siguro mga 1/2 o 1 watt. 1 watt. Ito naman, doon nagkakambali, 3 watts ata ito. 2 or 3 watts na resistor. 1 watt to. Palitan natin ng mas mataas. Ayan. Kasi sinukat ko siya dito. Ayan, hindi ko siya maano. Sinukat ko siya dito, may boltahe. Magmula ground, ito yung positive, ito yung negative. Sinukat ko dito, may supply.
na 300 volts. Pagdating sa kabila, wala. Ibig sabihin, ang problema itong mismo resistor na to. Ayan na, nag-jumper ako. Ayan, nag-jumper ako ng resistor. Ito po. Ayan, nagkabit tayo ng resistor. Ito na siya. Ayan, hindi ko na binuksan. Hindi ko na inangat. Jumper ko lang. Ayan, testing natin. Ikakabit ko yung mismong pyesa. Ito siya. Tanggalin ko muna itong jumper. Tanggalin ko muna itong jumper para malaman natin. Ayan, ibabalik na natin. Pasensya nyo na, hindi ko na siya kinalas. Hindi ko na kinalas yung itong board. Kasi, ganun din naman. Ayan, hindi naman papakilaman ni customer yan. Kaya pag makita niya sunog yan, ayan, ayun yung papalitan niya. Ayan, lagi nyo tatandaan, pag nagre-repair kayo, yung pinaka, kung makikita naman yung gagawin nyo, yung pinakanit na paraan, pinakamalinis na paraan yung gawin nyo. Pero kung sakaling, yung mga ganito naman na hindi naman nakalitaw, ayan, okay na yung ganyan. Kasi ang importante lang naman is, mapagana na natin ng 100% na hindi siya bibigay. Yun lang yung purpose nun. Kahit anong bagay, basta magawa natin ng 100% na hindi siya bibigay, is okay. Ayan. Mahirap naman yung sobrang ganda kasi mayroong gumagawa na halos perfect. Gusto kalasin lahat. Hindi ko siya maganon kasi sa daming ginagawa. Ayan. Pero, nire-repair natin siya good as 100% na working condition ulit. Okay? Balik natin. Ayan, testing natin. Ayan, may nag-i-spark sa ilalim. May nag-i-spark sa ilalim. Hindi natin alam kung ano nangyari. Baka may problema pa to. Okay, angatin na lang natin. Ayan, nung pin-under ko siya, ito, may static yung ano niya. Ito yung cost ng sira niya. Ayan, nagkaroon ng static yung mismong contact. Dapat, ang coil nito, ang wire nito is pa ganito. Pero yung kuryente nito tumalon. Tumalon siya. Sinunog niya yung mismong PCB. Yun, nasunog yung PCB, tumalon yung kuryente. Kaya nagkaroon ng arcing. Kaya nagkaroon ng spark. Nagkaroon siya ng spark. Ayan o. Linisin natin ito. Katin ilaw. Yan. Ito yung isa dahilan nung bakit na siya nasira. Ayan, okay na siya. Pabalik ko na siya. Ayan, ibabalik ko na. Ayan, kabit ko na yung mga connection. Ayan, nakabit ko na. Ito yung resistor. Check natin. Ayan, i-test natin kung ano mangyayari sa ginawa natin. Okay. Check natin. Alis ka muna dyan. Alis. Try natin hinaan yung hinaan natin. Mahina din siya yun. Tapos lakasan natin ulit. Ayan, okay na po. Sana may natutunan kayo simpleng tips.
na pag-repair ng inverter. Yan, ito yung basic na problema ng isang inverter, yung supply. Yan, pero sa lahat naman ng gamit, lagi nating mag-focus sa power supply muna, sa wire, sa mismong supply system niya ng isang equipment bago tayo pumunta sa mga output. Ito yung mga output. Yan, ito yung mga power transistor niya. Yan, ito yung nag-invert ng voltahe papunta dito. Yan, ang control unit niya ito. Yan, kailan gumana muna yung control unit bago yung mga power transistor niya. Yan, maraming salamat po. Meron ba kayong mga tanong o suggestion? Sasagutin natin yan sa mga susunod na video. Huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe!